narito na ang mga umaarangkadang balita sa Distrito ng Aguilar. Distrito ng Aguilar tumanggap ng 209 units ng tablets mula sa proyekto ni Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie Pernicias na Digital Rise for Remote Learning Activities. Narito ang report ni Jocelyn G. Fernandez. Matagumpay na naibahagi sa mga magulang ang 209 units ng tablet sa Distrito ng Aguilar mula sa proyekto ni OICSDS Dr. Sheila Marie A. Pernicias na Digital Rise and Remote Learning Activities. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng oportunidad na makasabay sa new normal education system ang mga performing students na walang kakayanang tumugon sa pagbili ng mga high-tech gadgets na isa sa mga medium ng pagkatuto sa distance learning na siyang ipinaiiral ngayong panahon ng pandemya. Pinangunahan ni Aguilar District BSDS Dr. Rufo F. De La Cruz ang distribusyon ng mga tablet sa mga school heads ng mga paaralan sa distrito. Agad namang ipinamahagi ang mga tablet sa mga magulang alinsabay sa orientation ng tamang pangangalaga at paggamit sa mga nasabing tablet units. Lubos naman ang pasasalamat ng mga kaguruan at ng mga magulang sa natanggap nilang biyaya mula sa butihing OICSDS ng SDO1 Pangasinan na si Dr. Sheila Marie A. Pernicias. Thank you, Madam Sheila! Salamat ako, Madam Sheila! Thank you, Madam Sheila! From Aguilar District, happy to serve! Ito si Jocelyn G. Fernandez para sa Arangkada Aguilar News. Capacity building district rollout para sa mga mathematics teachers, Binana. Alamin natin mga kaganapan sa report. Isinagawa ang District Mathematics Seminar para sa mga guro sa New Normal Education noong ika-apat hanggang ika-anim ng Pebrero sa Aguilar Integrated School sa pangunguna ni Ginoong Romeric De La Cruz, sa gabay ni Ginang Edna Ramirez at patnubay ni Dr. Rufo De La Cruz. Tinalakay dito ang paggamit ng iba't ibang application sa pagtuturo ng math sa New Normal Education. Kabilang na dito ang Kahoot, Edpuzzle at Google Classroom. Sa pamamagitan ng mga apps na ito, maaari nang maging interactive and distance learning. Eleanor Biabayon, Arangkada Aguilar. Tampak Integrated School na bahagi ng siyam na PC tablet sa mga piling mag-aaral. Tungkayan sa ulat ni Leia Perez. Namahagi ang Tampak Integrated School ng mga tablet PC sa mga mag-aaral para sa digital distance learning. Narito si Leia Ferrer para sa mga detalye. Tampak IS namahagi ng mga tablet PC sa mga mag-aaral. Sinimulan ng Tampak Integrated School ang pamamahagi ng tablet PC sa mga mag-aaral na pinining mag-shift sa digital distance learning mula sa printed modular distance learning noong 11 ng Enero ng kasalukuyang taon. Ipinamahagi ang siyam na tablet PC sa mga tumugon sa panyaya ng paaralan ukol sa pagpapahiram ng mga ito upang magamit ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa bagong normal ng edukasyon. Ang naturang mga gadgets ay may tuturing na alternatibong paraan ng makabuluhang pagkatuto ng mga estudyante gamit ang digital format. Sa paggamit ng PC tablet ay mas mahihikayat ang mga bata upang mas pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Alinsunod dito ay may pinirmahan memorandum of agreement ang mga magulang ukol sa tamang pamamaraan at responsableng paggamit ng mga gadgets. Samantala, patuloy na hinihikayat ng ating punong guro ang mga mag-aaral na mag-shift sa Digital Modular Learning Delivery sapagkat ito ang daan para sa mas interaktibong pag-aaral maliban sa paggamit ng printed modules. Ito po si Leia Ferrer para sa Arangkada Aguilar News. Malawak ang pagdidisinfect sa Tampak Integrated School, isinagawa. Nagkaroon ng malawakang disinfection noong 13 sa kasalukuyang taon, araw ng Biyernes sa Tampak Integrated School.
para sa proteksyon at seguridad ng mga kaguruan at ng mga magulang na nagtutungo sa paaralan. Dahil sa katuparan ang nasabing pagdidisinfect dahil sa walang humpay at patuloy na pagkikipag-ugnayan ng butihing punong guro na si Madam Teresa Panimbatan Albino at ni Ginoong Recito G. Temporal, Presidente ng Tampak Integrated School Teachers Club, sa mga community stakeholders na pinangunahan ni Kagawad Romeo Servanda bilang in charge of education at ng iba pang representative na opisyales sa Barangay Tampak. Ang nasabing aktibidad ay naisagawa sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa mga naitalagang workers ng barangay na nagsagawa ng disinfection. Gayunpaman, mahigpit na sinunod ng mga nasabing workers at ng mga kaguruan ang health and safety protocols sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask at face shield. Ayon naman sa panayam kay Gagawad Dante C. Rosario, handa silang tumulong sa anumang oras na kailanganin sila para sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga magulang at ng mga mag-aaral at maging ng mga kaguruan na walang kapagurang naglilingkod para sa bata at para sa bayan. Ito si Nicole C. Garcia para sa Arangkada Aguilar News. Tunghayan ang nakahahalinang ganda ng Panakol River sa hashtag Akal Aguilar. Andito po tayo ngayon sa ilog ng Panakol na bahagi ng Agno River na dumadaloy mula pa sa kabundukan ng Cordillera. Ito ay tila birhin tanawin dahil mga residente at kalapit barangay pa lamang ang pumapasyal dito. Kaya't halina't ating tuklasin ang natatangin itong ganda at iba't ibang maaari nating gawin. Gusto nyo bang mamangka? Posible yun. Kilalanin natin ang matagal ng bankero na si Mama Mundo. Siak, si Mundo mambabalay na baluto. 20 taon ko lang mambabalew. Nulabayo sa umbalew, balikilabat, tawag yun. Manguha naman tayo ng Dukyang Utulya. Paano manguha ng Dukyang Utulya? Kapag low tide, hindi na kailangang lumusong sa tubig. Maghanap na lang po tayo ng butas sa mga buhangin, kagaya po nito. Ang nakuha kong tulya, kaya lang may nauna na sa akin. Pwede rin tayong mamingwit at mangisda dito. Dito sa Agno River. Sagana ito sa mga isda, karpa at hipon sa Taiwan.
exercise naman ang hanap nyo, aba, meron na pala tayong local baywalk sa tapat lamang sa Barangay San Jose kung saan pwede kayong mag-jogging. At para naman mag-enjoy ang ating mga chikiting, sila ay maaring mag-swimming sa Mala Children's Island na bahagi ng ilog. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na at mag-picnic, maligo, mamangka, mamingwit, mangisda, magpahangin, mag-selfie, mag-groofy at mag-jogging sa gilid ng Agno River sa Barangay Panakol, Aguilar, Pangasinan. Ako si Mary Jane Ochong para sa hashtag Akara Aguilar. Alamin ang proseso sa paggawa ng milupap o halasukos at lemongrass tea sa hashtag Akara Aguilar. Sa Barangay Lawag, kung saan nabibilang ang Doña Catalina Elementary School sa kanlurang bahagi ng Aguilar ay kilala at isa sa hinahangaan sa ganda ng tanawin dahil sa malawak at mayaman itong lupang mainam taniman at kalimitan tinatanim dito ay ang kamoting kahoy. Sa kasalukuyang pandemyang kinakaharap natin, ang bunga ng kamoting kahoy ay isa sa nagsisilbing alternatibo sa kanin. At isa sa masarap na kakanin na gawa sa kamoting kahoy ay ang tinatawag na nilupak o mas kilala sa tawag na kalasukos. Binalatan at pinakuluan muna ang kamoting kahoy pagkatapos tinanggalan ng matigas na bahagi sa gitna nito. Pagkatapos ay ang pinakamahirap na parte ay ang pagbabayo. Dahil aabutin ka na raw ng siyam-siyam at tutubuan ng ugat bago matapos dito. Mula sa binayong kamoting kahoy, kinayod na nyog at asukal, ito ay ihuhulma ng pabilog. Pagkatapos nating mahulma, isasawsaw natin sa asukal. Tapos ilalagay natin sa nyug. Ayan. Ito na po ang finished product ng palasukos. Tikman nyo! Ang sarap, sarap! Mula sa Tambuyog News and Information Center, ako si Jennifer Castillo, nag-uulat. Atin naman bigyan ng kapareha ang nilupak o kalasukos ng inuming siguradong patok sa ating panlasa, maging bata o matanda. Ito'y madaling gawin sa murang halaga. Ating tunghayan kung paano gawin ang lemongrass tea at alamin ang benepisyo na makukuha sa pag-inom nito. Ang lemongrass o tanglad ay isang halamang madaling tumubo at tumamis sa ating paligid at hindi nangangailangan ng maraming tao upang mag-inom. Ayon sa pagsusuri, ang espesyal na damo ito ay makakatulong at talagang kilalang alternatibo upang malunasan ang sakit na madalas na problema sa kalusugan natin ngayon, ang UTI o tinatawag na urinary tract infection. Ang lemongrass ay maaring gawing lemongrass tea na mai-enjoy natin dahil ito ay masarap inumin, mainit man o malamig matapos kumain ng nilupak o kalasukos. Ang proseso ng paggawa ng lemongrass tea, una, kumuha ng lemongrass at hugasan ng mabuti. Ibuhol ang lemongrass para maayos at madaling hanguin. Pakuluan ito ng 15 minuto, pagkatapos hanguin ang lemongrass at ihiwalay ang sabaw nito.
Sunod na gagawin ay gumawa ng arnibal para magsilbing tamis at magkaroon ng kulay ang lemongrass tea. Ito ang pagtimpla ng lemon juice. Dapat isa-isama lang yung kalamansi. Karamihan ay sugar. Depende po yung sugar sa panlasa po ninyo. At haluin lang po. Ganun lang po kadali. Sarap. Nakakaginhawa. Bagay na bagay sila. Atin pong atunghayan ang napakadaling paraan ng paghahanda ng lemongrass tea at benepisyo sa pag-inom nito. Muli, ako si Artemio A. Cotillion, nag-uulat para sa Tambuyog News and Information Center. Tipong mag-aaral sa Pugansili Elementary School na bumibida sa TikTok, kilalanin sa hashtag Aguilarenyo Up. Tunay nga na talents are meant to be shared, lalo na ngayong patok sa social media ang pag-upload ng iba't ibang mga talento ng mga netizens. Masasabing walang pinipiling edad o kasarian, maibahagi lang ang mga datanging talento, lalo na sa TikTok. Isa na rito ang TikTok Kid ng Pugansili, Aguilar, Pangasinan. Ako po si Jimari Rosario, ang TikTok Kid ng Pugansili! Si Jimari Imana Rosario, o mas kilala sa tawag na Maymay, ay nag-aaral sa Pugansili Elementary School. Sa edad na 6 ay nakahiligan niya ang pagsayaw, pagkanta at pag-arte sa TikTok, kaya naman siya ang napiling maging pambato ng paaralan sa Search for District TikTok Kid noong November 2019, kung saan nakamit niya ang ikalawang gantimpala. Ayon pa sa kanyang ina, hilig na talaga ni Maymay ang pag-arte sa TikTok. Bata pa lang po si Jemairi, napansin na po namin na mahilig siyang magpa-picture, mag-post sa pictures. Tapos, nung natuto na po siyang humawak ng phone, nag-start na rin po siya mag-TikTok. Hindi man niya nasungkit ang unang pwesto, hindi ito naging hadlang upang tumigil siya sa pagbahagi ng kanyang talento. Siya rin ay isang aktibong mag-aaral na hindi pahuhuli sa pagsagot ng kanyang mga modules. Pag pumupunta nga po ako sa school para kumuha ng module, gustong-gusto na nung anak ko agad na sagutan yung module niya. Para daw po matapos daw niya agad, tapos may balik ko daw po agad. Bibo na! Talentado pa! Yan si Jumairi. Bilang kanyang guro, masasabi kong malayo ang kanyang mararating. Bukod sa kanyang pagiging talentado, siya rin po ay nakakasagot ng tama at maayos sa kanyang activity sheets. At dahil na rin po yun sa tulong ng kanyang napaka-supportive na mga magulang. Maliban sa kanyang talento sa pag-TikTok at aktibong mag-aaral, si Maymay ay isa ring huwarang anak sapagkat siya ay tumutulong sa mga gawaing bahay. Siya rin ay magalang at malambing na bata sa kanyang mga lolo at lola at sa mga nakatatanda. Masasabing tunay na kahanga-hangang bata si Maymay. Nararapat na tularan ng mga katulad niyang bata. Mabait na, talentado pa. Ito po si Ryan Kenneth Arcangel, nag-uulat para sa Aguilarenyo Up! Yan ang mga balitang tinutukan sa distrito ng Aguilar. Ako si Mary Ann Vanlao. Ako naman si Eugene Eustacio, naghahatid sa inyo ng mga mahalagang impormasyon at serbisyong tapat para sa bayan. Ito ang Arangkada Aguilar News.